Ang dengue ay nagpapakita po ng paglatnat ng 2 hanggang 7 araw. At ito po ay nagdadala din po ng masasakit ng mga kasukasuan. At meron po tayong naobserbahan po ng mga rashes, no, sa mga katawan po ng mga nakakagat po ng ABCGT. At meron din po pagsakit, no, sa tagiliran po ng mga mata. Ang meron din po silang bleeding na napapansin po, ito po yung sa mga nose bleeding natin or sa mga gums. Nagre-reklamo din po ang mga pasyente na masakit po ang kanilang tiyan. At nagpa-pass out po ang mga dark colored stool. Ito po yung isang kampanya po natin on the 4S na sinasabi po natin yung search and destroy ng yung mga receptacle nga po, yung paglilinis ng kapaligiran at tanggalin po lahat ng napag-iipunan po ng tubig. Ang isa po ay seek early consultation kung tayo po ay may nararamdaman na po na paglatnat or yung mga masakit po ng mga kasuan po natin. Importante po na huwag tayo mag-self-medicate. Pumunta po sa pinakamalapit po na health center nang kayo po ay masuri. Pangatlo po ay yung self-protection. No, ito po yung binabanggit natin na sa mga panahon po na mataas po ang mga kaso ng dengue ay kailangan po tayo po ay gumamit ng mga pangkasuotan na hindi po naka-expose po ang mga skin na po natin. At ang paggamit po ng mga repellent, no, na sa ganun po ay makaiwas tayo sa kagat ng damo. And lastly, yung pagsabi po natin ng yes for the fogging, no, ito po yung ating pong, kung tayo po ay may clustering of cases, pinapayagan po natin ang fogging dahil nga po ito ang magdudulot na po ng outbreak or yung misting po na indoor ang po ang misting kung saan po ay naglalagay na nalilinisan or na papatay natin ang lamok po.